おはようございます。ケビンと申します。よろしくお願いします。 So, good morning. My name is Kevin and nice to meet you. Okay, so welcome back po sa lesson 5 ng Minna no Nihongo. So, part 2 na po to. So, continuation pa rin. Okay, let's proceed. So, ayan. So, may panibago po tayo. Sentence pattern. Gamit po ang to particle. Pero ang noun po natin ay person or animal. Pwede rin ang person maging people. Then, panibagong interrogative si itsu. Meaning, kailan. Then, may panibagong yo particle. Ayan. Madali lang po sa yo particle. So, meron din po tayong so desu ne. Ayan. So, another way to reply or respond sa mga sinabi po ng kausap natin. And then, may examples po tayo. Siyempre, ang example ko po, marami po yung particles. Let's proceed. Okay. So, dito po tayo sa sentence pattern na en, to. And then, may verb po tayo sa dulo. Okay, so, madali lang po to, blah, blah, with, blah, blah. Yan, for example, gagawa tayo ng sentence na, pupunta sa blah, blah, kasama si blah, blah. Okay. Okay, apply natin. So, this time, ang noun ko is, ayan, Kevin, pangalan ng tao. Then, ang verb ko is, ikimas. So, salpak lang natin. Kevin to ikimas, pupunta. Kasama si Kevin. Ayan. Another example. So, this time, ang noun ko naman is aso naman, inu. Then, ang verb ko is kairimas. So, uuwi. Kasama yung aso. Or, I'm going home with the dog. Okay? Pwede naman po tayo uuwi kasama yung aso. Correct? Then, another example is kazoku. Kazoku po yung noun ko. Ibig sabihin, pamilya po or family. Then, ang verb ko is ikimashita. So, past tense po ng ikimas. Ayan. So, kazoku to ikimashita. I went with family. Pakitake note, naka-past tense po si ikimashita. Kaya naging went po siya in English. Okay, so dito po tayo sa interrogative na itsu or kailan. Ayan, so ang itsu madali lang, when lang siya in English or kailan sa Tagalog. So gawin natin yung polite to. So syempre, nandito pa rin si desu ka. So itsu desu ka, kailan po. Okay, so apply natin sa sentence. Okay, so itsu Nihon e ikimasu ka? Itsu Nihon e ikimasu ka? Kailan ka pupunta sa Japan? Iyan. And then another example, Itsu Philippine e kaerimasu ka? Kailan ka uuwi sa Pinas? Ayan. Okay, so kung mapapansin nyo ang itsu from previous example, nasa unang part po siya ng sentence. Pero this time, ang itsu ko nasa dulo naman po siya bago mag-des. So, anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Ayan. So, ibig sabihin yan, kailan po yung birthday nyo? Okay, ang tanjoubi is yung birthday. Ayan. So, guys, kapag tinanong po kayo ng itsu, or may tanong na may kasamang itsu, make sure isagot nyo po yung period or yung time or kung kailan man po. Hindi nyo po pwedeng sagutin na, hi, so this. Yes, it is. Okay, guys? Next, so dito po tayo sa yo particle. So, madali lang si yo particle. Ayan. So, use primarily at the end of the sentence. Ang ibig sabihin lang po nun is, si yo particle ilalagay lang po natin sa dulo ng sentence. Parang sine particle lang. So, for example, may sentence po ako dito na Ashita wa kinyobi desu. Tomorrow is Friday. Or sa Tagalog, Biyernes bukas. And then, ayan. So, Ashita wa kinyobi desu yo. Yan. Kung mapapansin nyo po, pareho lang po yung meaning po. Pero may yo particle po sa dulo. So, anong pinagkaiba na itong dalawa? So, basically, si yo particle dito, ine-emphasize lang po natin na Biyernes bukas. Ine-emphasize lang natin. Doon sa sinasabi natin na Biyernes bukas. Pareho lang ng meaning. Pero what if? Ganto.
たこ焼きは美味しいですよ。たこ焼きは美味しいですよ。So, dito, for example, may kausap ako na tao na walang idea sa takoyaki. So, hindi niya alam kung ano yung takoyaki, o masarap ba o hindi. Tapos, nagbigay lang po ako ng information or impormasyon tungkol kay takoyaki. Sinabi ko na masarap. May si takoyaki. So, yan. Pwede po natin ilagay si yo particle. Yo particle sa dulo ng sentence natin or sasabihin natin para magbigay po ng magbigay po ng information tungkol po dun sa kung mga bagay or lugar na hindi po alam ng kausap nyo. Ayan. So, dito naman tayo sa so desyo. So, si so desyo, ang direct translation po niya is that's right, correct, totally. So, pili lang po kayo dito. Technically sa Tagalog, tama yan, tama po yan. Ganyan lang po siya. Okay, so sa so desyo, paki-take note po. For example, na may sinabi po si boss, si teacher, yung mga senpai or mga higher position kesa po sa inyo. Okay, make sure na hindi po kayo magre-reply ng so desyo. I mean, iwasan nyo po. Baka po kasi mamaya isipin niya, napaka-bossy naman po ng reply nyo. Diba? For example, si president or si boss yung may sinabi siya na masarap si takoyaki. O, syempre mag-agree ka na tama. O, tama po yun. So, iwas-iwasan lang po natin gumamit ng so desyo. Baka iisipin po kasi ng ibang tao na parang yabang mo, napaka-bossy mo naman, ganun. So, ingat lang po tayo sa paggamit ng so desyo. Kung mga tropa, kaibigan lang naman, or even family, pwede naman siya. Okay, so next. Okay. Okay, so dito tayo kay so desne. Ayan, so this time yung sa dulo, naging ne particle naman siya. Okay. So, basically, si so desu ne is nag-agree lang po tayo. Sumasang-ayon lang po tayo dun sa sinabi po ng kausap natin. Ayan. At the same time, ayan, ito yung favorite ko. Madalas pong ginagamit to ng native kapag nag-iisip po sila. So, madalas ganito po yan. So desu ne. Bla 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 bla. Parang ganun. Yung parang, nag-iisip po siya that period. Ayan. So desu ne. Takoyaki wa oishii desu. Ayun. Masarap ang takoyaki. Parang ganun po yan. Yan. Pak. Oo. Yan. So, dito tayo sa examples. Siyempre, naka-smiley face. Okay? So, okay. So, unang example ko. Ayan. Ayan na yung Roma G. And then, pak, ayan, 明日、私のお父さんと日本へ行きます。明日、私のお父さんと日本へ行きます。 OK、 say sign natin. So, 日本へ行きます。日本へ行きます。pupunta sa Japan. OK, so walang issue dito. O, si明日 ay bukas. So, ano to si 私のお父さん。私のお父さん、ibig sabihin nito, my father. Okay? Si お父さん is yung father. So, dito may to particle tayo. Ibig sabihin nun, kasama ko si お父さん or si tatay. Ayan. So, I'm going to Japan with my father. Okay? Guys, sorry, may tomorrow dapat dito. So, ibig sabihin nito, bukas, pupunta ako ng Japan kasama si father or si tatay. Kaysa may tomorrow dito kasi ayan si Ashta. Another example, ayan. So, 昨日大阪から京都までキムさんと電車で行きました。昨日大阪から京都までキムさんと電車で行きました。ayan. So, mahaba. So, isa-isayin lang po natin. So, densya de ikimasha. Densya de ikimashita. So, madali lang to. So, pumunta naka train. Okay? Ang densya is train. Okay. So, dito naman, kino is yesterday. So, kahapon. So, basically, kahapon. Kahapon, kaya ang verb mo na ikimasha dito ay naka past tense. Okay? So, guys, verb po to ah. Naging color blue po siya, pero dapat color brown siya. Okay, so dito tayo sa kara pati made. So, ang kara is mula, from. So, mula Osaka.
from 大阪まで京都。ibig sabihin nito, hanggang Kyoto, hanggang Kyoto. So, sino kasama niya? Si Kim Sang. Kasi may to particle po tayo dito. Okay? So, ang translation niya po is, yesterday, I went with Miss Kim from Osaka up to Tokyo by train. Kahapon, kasama ko si Miss Kim pumunta mula Osaka hanggang Tokyo nang naka-train. Ayan. Okay, so this time mas madali. Densha de kazoku to Manila e rainen ikimasu. Densha de kazoku to Manila e rainen ikimasu. Ayan. So, medyo si rainen, di nobo siya dinala para, yun nga, para malito kayo. Pero analyze po natin. Okay, so, Rainen ikimasu. Rainen ikimasu. Ang rainen is next year. Ang ikimasu is pupunta. So, next year, pupunta. Okay. So, this time, densha de. Densha de. So, gamit ang tren. Gamit ang tren. Sino kasama? Si kazoku. Kazoku. Si kazoku yung family. Saan ka pumunta? Sa Manila. Manila. Ayan. So, I will go to Manila with family next year by train. So, pupunta ako kasama yung pamilya next year ng naka-train. Ayan. Okay, pak. Hirap po na na. Okay. Gawa pa tayong example. Ayan. So, this time, gumamit naman ako ng oras. So, 午前5時に、キムさんと LRT で NLTC へ行きました。午前5時に、キムさんと LRT で NLTC へ行きました。Ayan. So, nandito na naman si Kim Sang. So, kasama si Miss Kim. Anong oras? 5 a.m. Ayan. Saan ka pumunta? Sa NLTC. Anong gamit mo? Naka-LRT. So, I went to NLTC with Miss Kim by train at 5 a.m. Pumunta ako sa NLTC kasama si Miss Kim nang naka-train ng 5 a.m. Ayan. Next, 友達と来年日本へ行きます。友達と来年日本へ行きます。dali lang, 友達 friend 来年 next year 日本 Japan 行きます。pupunta. So next year I will go to Japan with friend. Next year pupunta ako ng Japan kasama yung kaibigan. Ayan. And last example. Okay, so yung Romaji po dito, guys, sorry, paki-delete na lang po. Mali-mali po yung nakasulat. So, 午後8時に学校で先生と勉強します。午後8時に学校で先生と勉強します。午後8時 meaning 8 p.m. 勉強します。mag-aaral。学校でさ、スクエラ、先生と with teacher, okay? So, ulitin ko lang po, paki-disregard po itong Romaji dito sa taas kasi mali-mali po yung nakasulat dyan. So, ang translation po nito ay, I will study with teacher in school at 8 p.m. Ayan po yan. So, mag-aaral ako kasama yung guro sa eskwela at 8 p.m. Ayan. So, dito po nagtatapos po ang lesson 5. Okay, so kung may mga tanong po kayo, please just leave a comment or pwede po kayong magtanong sa school if you want. And then, yeah, thanks for watching. それでは、ありがとうございました。